So good morning mga kapalaboy, kaway-kaway. So today, andito tayo sa farm ni Councilor Cubero ng Municipality of Pulomolok. Ayun, so magbibigay siya ng information about dito sa fish farming niya. Nag-start siya 5 years ago po. Yes. Ayun, so ito ilang ano po ito, ilang pieces yung kasya dito sa ano? Sa fish pond na to. Ngayon sa hipis natin maabot tayo ng 7,500 pesos. Expected tayo mag-harvest ng mga 1,300 kilos na live tilapia. So yan ang sa county, maliit na area, at least kung i-compare mo siya sa farming sa corn, mas mainam pa itong tilapia farming. Ayun. Sa tutukan lang. Tito, question ko lang po kung saan po kayo bumili ng ano nyo, yung similya ng tilapia nyo? Ang ating fingerlings, meron tayo dito sa mga sa kapatid ko sa Crisostomo Farm. Okay. No, sa kabilang highway lang. Meron dyan silang mga fingerlings. Kaya kung minsan nga, gina-invite ko yung mga mahihilig sa tilapia, baka kusunadan nilang fingerlings, mag-advance lang sila ng booking para makapaanak ng mga fingerlings. Ayan, maganda pa yung kanilang kwan, kanilang product, dahil every now and then, taon-taon, nagbabago sila ng material. Hindi tumatagal yung kanilang mga mother na tilapia. Ayun. So tito, from start po ng fingerlings, pag-transfer nyo po dito, ilang days or months po siya bago i-harvest? Dito sa amin, usually, nakaabot lang kami ng 120 days. Mas madali siya compare sa mga Lake Cebu or other, kagaya sa Lake Colombio. Mas madali siya kasi ang maganda rito is flowing yung aming guan, yung source ng tubig. Then, i-compare mo naman yung lasa ng tilapia, mas masarap dito, walang amoy, walang amoy siya. Hindi mo masabi na tilapia siya kasi yung granule ng kanyang laman para siyang laman ng lapu-lapu, no? Kaya maraming mga hindi kumakain ng tilapia ngayon sa pagkatikim nila ng tilapia rito, na kumakain na sila ng tilapia. Ayun, yun ang kaibahan po sa ano. Ayan ang kaibahan nila doon sa yung sa Lake Cebu, doon dito sa Lutayan, ganun. Lutayan, ganun. Ibig yun ang kaibahan nila. Ayun, yun ang kagandahan. So sa ngayong araw po, ilang harvest po ang ilang kilo po na ma-harvest nyo ngayon? Estimated po. Dito sa maliit na area, maka-harvest kami rito ng mga di kukulangin ng mga 1,300 kilos. But as of now, dahil yung nag-booking is medyo siguro dahil at ko may na kahiligan ng karne, medyo mahina yung order. Nag-book lang kami ng almost mga 700, siguro ma-harvest din namin yung 700 kilos po. Okay, maganda po. Ano po mga advice nyo tito sa mga mag-start ng fish farming? Ang fish farming lang, kailangan lang siguro may area ka, tapos may source ka ng tubig. Kaya importante masyado yung tubig, yung source ng tubig, no? Then kailangan tutukan mo para sa pagkain ng tilapia, hindi mabibitin yung pagkain nila. Mag-introduce ka ng mga bagong technology na kung minsan yung kahit na mga lumot-lumot lang, kinanglan meron yung chef na mga lumot. Kailangan po talaga ganun. At saka ako sa experience ko, hindi ako nag-a-advise na gamitan ng chicken dung. Kasi yung iba sa fish pond gumagamit ng chicken dung para magpatubo ng lumot. Kasi yan ang dahilan na medyo amoy yung tilapia. Ayun ang sekreto pala. Tito, anong estimated na gastos nyo po dito sa area na to? Mga 350 square meters po ito, no? Oo. Mga magkano po kaya estimated na magagastos mo bago ka magka-harvest ng ito, ano? Ito, kagabi, tinotal namin yung estimated gasto namin is 60,000. Okay. 60,000 pesos. And then, ang expected din namin na ROI mo yan, okay, return of investment mo for 120 days,
dodoble lang yung... Wow, ganun kaganda. Maganda ng tilapia. So, dodoble. Alagaan mo lang. Tutok ka lang. Tutukan lang talaga siya, no? Ayos, ayos. As experience, mas kung minsan, nagpa-farming din ako ng mais. Pero mas mainam pa tayong tilapia. Kaunti yung area. Basta may tubig lang. Mas maganda pa yung mag-tilapia farming ka. Ayun, yun ang pinakamaganda. Ayos, ayos po dito. So, ano po usually yung mga... problem natin sa tilapia farming, yung may mga ano natin, mga ma-encounter natin. Ma-encounter lang naman natin na sakit ng tilapia is kung minsan yung pagbago-bago yung panahon, yung init siya, biglang uulan, magkakaroon siya ng fungus. Ayun. So simple man lang yung gamot niyan, asin lang. Okay. Tapunan mo lang ng asin. Matatanggal na yung fungus nila. Yan ang sikreto ng fungus sa tilapia. Pag ganun ba dito, pag na halimbawa na nadapuan siya ng fungus, ilang days siya ba dapat maagapan mo na siya agad? Pag nakita mo na medyo nagputi-puti yung kanyang pin, yung kanyang tawag dito sa Tagalog. So chine-check po talaga isa-isa yung ano? Hindi, makita mo man. Habang nakalitaw man yan sila pag maliwanag yung araw, nakalitaw yan sila. So makita mo yan siya, kung may mga puti-puti, yan, kapunan mo kaagad ng asin, tapon ng asin, matanggal yung fungus. Then, yung kung minsan ang nakakatawa, kay sabi ko, buhay pa yung isla namin, na asin na kaya masakakil. Ayun, yun ang sekreto. Maganda, maganda. Buhay pang tilapia, may asin na, kaya masarap yung tilapia. Tilapia. Isin na to sa whole Pulumulok. Pag sinabi na galing kay Hubero, okay. Automatic run. Tested and proven. Dalawang isip ng tao, bibili yan dito. Dahil dun sa fresh water na flowing. Oh. Ayun, yun ang maganda. Sa isang kilo po, ilang pieces po ng tilapia ang ano natin? Ngayon, itong harvest ko, medyo maapan po siya. Medyo maliit-liit po siya. Kasi nagkamali ako ng bilang nung araw nung sa pag-grow sa kanila na salit na hindi ako titigil ng grower, nag-finisher na kaagad ako kasi nagkamali yung date nung pagbilang ng araw. So pag-grower ko medyo na nagkumal yung kanyang paglaki, medyo maliit siya, no? So dapat usually kung normal growth siya sa 120 days ang labas niyan is 3 piraso isang kilo. Ayun, yun ang standard talaga. Ang sizing. Okay. Ayun, yun pala. So, ayun dito, sa isang kilo po, magkano po ang bintahan natin sa market ngayon? Well, sa market ngayon, kagaya nito, 110 yung dispose namin dito. Okay. Sa labas nito, binibinta nila ng 130, 140. So, may markup yung mga retailers. Oh, yun ang maganda. Sa 110, yun ang market. Maganda. Okay. Tito, ano ba the best time para siya i-feed yung tilapia natin? Ang sa feeding naman, morning at saka afternoon lang. So twice lang siya? Twice a day. Hindi siya magastos sa, hindi siya trabahuso na morning lang at saka afternoon. Ay, tito, na question pa pala. So sa fingerlings, magkano po yung bili nyo ng isang fingerlings? Ang fingerlings kasi, binabasihan nila, per kilo yan siya. Binibilang nila isa-isa, then ilagay sa cellophane, per kilo na sila kung depende sa laki yan. Depende sa sizes na orderin mo. Okay. So sa SJ Farm na lang? SJ Farm na lang magtatang. Kung kailangan nila yung fingerlings, SJ Farm na lang sila. Pinaka the best po dito na binibenta nyo siya ng live. Buhay pa. So mas matamis yung lasa, no? Mas masarap. Tsaka guaranteed ko na iba talaga ang lasa. Kung gusto nila, subukan nila. Nung una, ang bargain ko nga, i-provide ko sila ng tilapia, subukan nila, iluto nila. Kung gusto nila, utangin pa nila. Kung ayaw nila, huwag na nilang bayaran. Ganon. Pero ang nangyari,
So, wala pa, nag-harvest ka pa lang, nagpapareserve na sila kahit nasarapan sila. Ayun, basta importante doon, alam na nila yung lasa, kaya bumabalik-balik sila. Ayun, ang importante. So Tito, thank you so much po. Welcome. Salamat po Tito. God bless po sa inyo and good luck po sa business. Merry Christmas and Happy New Year. Ayos po.